patuloy imbestigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa nag-overshoot na eroplano ng Korean Airlines sa Mactan, Cebu International Airport. Balik naman na sa normal na operasyon ng paliparan pero wala pa munang silang biyahe sa gabi. Si John Arroa sa detalye. Rise and shine, John. Pauwi na sana ng Batangas ang pamilya ni Arvin matapos ang bakasyon sa Cebu. Ngunit dahil sa nangyaring aksidente sa Mactan Cebu International Airport kung saan sumadsad at nag-overshot sa runway ang Korean Air nitong nakaraang Linggo ng gabi, na-stranded at na-rebook ang kanilang flight. Nag-rebook na lang kami for this today. But ngayon, it was scheduled for 11 o'clock. Then it was moved to 1 p.m. And then it was moved again to 3 p.m. Hopefully ngayon, matuloy na ngayon kami. Isa lamang ang pamilya ni Arvin sa daan-daan mga pasahirong na stranded dito sa MCIA matapos sinuspindi ang lahat ng mga flights sa naturang paliparan. Luckily, we are 8. So kami nag-shoulder, nag-chip-in kami para doon sa hotel accommodations namin. Hindi po sinolder noong aming airlines yung aming hotel accommodation. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, bagamat hindi napinsala ang runway, nasira naman ang mga approach lights at localizers nito matapos matamaan ng eroplano. The very main lang naman talaga na makikita natin and obvious at the time of the incident was the heavy rains, right? So yung bad weather po natin could be a factor why it happened. But all the other considerations, hindi pa po natin ma-pinpoint as of now. We will be moving the aircraft here, point A to B. That is about 200 meters. At saka maputik yan, maraming deep areas, may mga tubig pa. So hindi siya madali kasi we need to prepare the area pa rin na lilipatan. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Once the aircraft is already moved to that place and it's stable and safe, then retrieval of the flight data recorders and all other equipments inside the aircraft to complete the investigation will be done. So from then on, tsaka lang po makapagbibigay ng official statement yung investigation board po natin of what really happened. Sa ngayon, balik operasyon na ang mga airlines sa kanilang mga biyahe. Ngunit limitado pa nga lang muna ang kanilang operasyon. Wala munang mga evening flights. Alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon lamang ang schedule ng mga makakabiyahe sa loob ng 14 na araw habang hindi pa nakukuha ang nasabing eroplano. Naisagawa na ang defueling o mano-manong pagtanggal ng 2,500 na litro ng langis mula sa eroplano. Sa ngayon, inihanda na ang crane na gagamitin para sa paggawa ng pansamantalang daan at staging area. John Arroa para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!